na win rate na hero ng side ng NXP, pero ibaban pa rin nila. As you know, first pick material talaga yun para sa NXP. Nagulat din ng NXP dito and now looking for the bans. Considerin yung mga tipo ng mga Granger or Fire sa even yung Harith nga pwedeng iba ng NXP. Mm-hmm. And next play sports, they're taking their time. Ayaw nila magmadali sa kahit anong ban, pinag-uusapan nila na maayos kasi talagang mind games ito, first phase pa lang. Your team is banning. Sa Matilda instead, ano kaya, napaka-interesting nito kasi sila mismo yung nag-ban ng Matilda kahit sila ay nasa blue side. Kaya tells us iba ang second plan ng side ng NXP. Kung kanina meron tayong plan A, gamitin natin yung Harley. Plan B natin, tayo kagamit ng Matilda, ng popular ng Eve. Really wondering kung ano yung first pick ng NXP in this case. Para naman sa Omega Esports, they can go, yung mga usual na bans, like Paquito might be even a priority ban para sa Omega Esports kasi pwede siyang i-first pick ng NXP. Your team is picking. Ayun nga. Paquito. Paquito, tinanggal nila si James ng hero. And it's a good ban. Coming for the side of Omega, just respect na lang kung ano yung meron na hero si James. And ito yung mga, isa sa mga successful niyang heroes. And Renege, up to the plate, siya ang pinakaunang pipili dito. Sino nga ba ang priority nila in terms of the pickings? May Alice, may Uranus. Although, yung NXP pinroof nila kanina ng Uranus ay pwede nilang ibagay sa Omega Esports. Your instead, team is picking. Cho. Okay. Mm-hmm. Pwede gamitin ni Yawi, pwede rin gamitin ni Rene J, as we have seen in the past. So, ibig sabihin sa first pick nila, wala silang nare-reveal masyado. Yeah. For Omega Esports, pwede sila agad kumuha ng 1-2 punch. Possible Rafaela, tapos Granger. Granger, may, that's right. May mga ganong galawan, bigla dito yung Omega. Actually, pwede nga nila piliin yung Diggy ngayon. They might do that as well. Like Claude Diggy. High potential. Feeling ko yung Uranus pa-prio nila. Mm. But seeing as it did not work in the previous game, baka sa later stages pa nila kunin. Although, pwede rin pa rin naman ngayon. Selena, of course. Ranger Selena. Of course. Bakit hindi? Meron, they're known to utilize this. Pero, that kind of means na yung NXP might be focusing kay Cho na ibigay nila ngayon kay Yawi instead para meron nag-check ng mga traps, meron tatapak to sa traps si Dashunpo. Still thinking Lunox Harley para sa NXP. Pwede nila gawin. Actually, sa mata ko, pareho lang yung ano eh, pareho lang yung Kaja, pati yung Cho eh. In terms of their ultimate lang ah. In terms of their ultimate lang, kung ano yung kaya nilang bigay na potential sa mga Harley heroes na ganyan. And, so, Harith instead. Hapa rin. Mm-hmm. At least. I wanna say, sobrang taas ng potential na magdigi ang Omega Esports. Lalo na mayroon na silang maika-cancel at mayroon silang itatali. Diggy Selena also pinapabilis niya yung pagpo-farm ng isang Granger. Pero kung usapang safe lang siguro, I would assume na kuha sila ng Esmeralda at this point. Siguro hindi Ali, along the lines of Alice or maybe Esmeralda or Baksha. Your team accounted is for din kasi para sa akin yung Esmeralda if ever kunin nila eh. Siyempre, gusto nila ng instant burst kung may tamaan ng pana. Can get that from the Farsa. Farsa also manages well laban sa isang isang Harith. Lalo na pag meron kang isang kahit isang stun lang to lock to the Harith, meron kang ultimate na pwedeng gamitin for that one. Okay, so nakikita ko na yung plano dito ng Omega Esports Wolf. Parang range your battle yung gusto nilang gawin. May pana sila, may death sonata sila, may feathered airstrike sila. In terms of range, itong mga heroes na pinili ng Next Play Esports, kailangan hakap-hakapan lumaban eh. That's right. I'm thinking, pwedeng iban dito ng Omega Esports is Ling, Roger, Harley. Ito yung mga heroes na maganda i-combo dun sa NXP heroes. And then, NXP, looking to ban heroes like Baratz, Baksha, mga heroes your na mahirapan silang patayin. And Diggy, obviously, ayaw natin ibigayan sa Omega Esports. No matter what happens, wag mong ibibigayan sa Omega. Wag na wag mong ibibigay. Next play, nag-ban sila ng Diggy, katulad nga nasabi ni Wolf. Kasi, ang daming ways ng Omega para gamitin to eh. And especially pa na meron kang isang Farsa at saka Selena. Parang yung reverse time pana, napakagandang combo eh. Oo.
alam mo yun eh, alam mo kung saan pupunta at kung kailan mapupunta doon. So, Pana is real. Mm. Tapos meron kang Diggy Bombs, tapos Traps, na pampabilis doon sa pag-jungle nung, nung jungler mo. Mm-hmm. So, one thing na kailangan may take note. Okay, so nakikita natin si Kuya Wynat ngayon. Si Coach Wynat nandun sa may pinakalikod at medyo talagang kinakausap niya yung team niya. Ano bang gusto mong piliin? Anong gusto natin ibad? And Harley, ang tatanggalin nila. Pero kahit anong mangyari, Wolf, sa totoo lang, may mapipili ang ano eh. May mapipili ang next play eh. Katulad sinabi mo, may Roger pa sila. Pero for Omega Esports naman, I think mas manageable yung Roger as compared dun sa dalawang bilan nila. Oh, definitely Harley hindi mo bibigyan. I honestly thought yung NXP mas maganda yata na kunin nila yung Harley to go with the Lunox para lang i-make sure. Kasi ang daling iban sa side ng Omega Esports yung mga best junglers possible for NXP. Mm-hmm. There's the Rats na sinabi natin na kailangan iban din nila. Kinda makes it so na walang unkillable hero para sa side ng NXP. So even when Baksha might be picked up here para sa Omega Esports, kahit nga Uranus eh, wala din masyadong mga XP lane heroes for Omega. That being said, para sa NXP, they might choose the Khalid ulit para kay Rene J, seeing as effective naman siya kanina. I'm not sure if Yawi is inclined to play yung Grok this time. Lalong-lalo na pag nag-sidelink load ulit Omega Esports na. Pwede nilang gawin yun. And actually, meron din knock-up si Chona. Yeah. If ever gustuhin nila. So, it's something na at least manageable for the side of next play. Glue! And this is something new. Well, actually, kakalabas lang netong hero na to kagabi. Kagabi lang din siya pinayagan lumabas. Oo. Dito sa MPL. Tatandaan nyo guys, ang pinaka-running rule natin dito is if ever may bagong hero na lalabas, it takes 2 weeks bago siya magamit ulit. I will not be surprised kung biglang mag-Yuzong ang NXP. Or about the Claude naman. I'm thinking Claude Roger as yung jungler nila. Yung kagandaan sa Roger ay mas early yung potential. Kagandaan naman sa Claude, mas maganda yung late game. Tapos meron silang way para ubusin at mag-stack doon sa glue. Tapos maybe look like a Khalid or Yuzong para kay Rene J onto the sidelines. And sino kinuha? Lancelot Yuzong. Wow. Wolf, kailangan natin mag-prepare ng may social distancing. Okay. Sabi sa iyo eh. On fire. Iba. Pero Omega Esports looking for a Kenji hero. Alam mag-Ruby. Pwede kayo mag-Ruby pero alam mo yung nakikita ko dito, Wolf. Parang lahat na lang nung last minute problems na binabato ng Omega Esports, nasasagot ng next play esports sa draft nila. I like it. Kasi ang approach nila dito ay count, parang kung ano yung ibato nyo kakounter namin. Parang ganun. Pero meron silang set plan. At I think yung unang tatlong heroes ng NXP, lagi planado. Tapos yung huling dalawa, pagsagot sa kalaban. And sa so, Estes. Okay, so Estes? Side lane glue. XP lane glue. Then again, Wolf, ang nakikita ko kasi nung nakuha yung Lunox, may pang Ruby DD ano na eh. May pang Ruby DD potential na eh. So may burst down na din na mangyayari kapag kakunyari nagsama-sama dito yung lineup ng Omega. Maganda yung Estes pag pang-control nila sa Lancelot, I would say. Kasi yung Lancelot gusto niya mag-free dash. Kaso pag dikit-dikit kayo masyado tapos nag-heal-heal lang kayo, may possibility na tamaan yung nadashan mo na. So ibig sabihin, hindi na siya mag-refresh at kapag hindi na siya nag-refresh, lakad moment ka talaga. Exactly. At si H2O, lagi siyang maiilang na pumasok kasi pwede siyang saniban ni glue. Pwede siya saniban ni glue. Totoo yan. Pero alam mo, nakikita ko talaga dito yung pag-counter, pagiging matalino ng Next Play Esports ngayon in terms of drafting. While Omega, constantly giving problems din para sa kanila. I wanna say, even when we expected yung Yuzong at maganda yung Yuzong sa game na to, maganda rin naman yung ibang heroes ng side ng NX, ng Omega Esports. Like for example, yung Selena Estes, this is a lot of trouble for sure. Kasi biglang nasagot yung Lancelot pick ng NXP. So, okay naman yung hero para kay James with this Yuzong. And okay din naman yung hero ni Rene J. At the same time, yung hero sa mid lane, kailangan maging brilliant ni H2O with this Lancelot. Mm-hmm. For sure.
tingnan mo na may ginagawa ni Ren J, ni James, Ren J tuloy. Lumabas kasi dun sa split screen eh. Si James dito, ang ginagawa niya lang, ini-spam niya lang yung first niya, yung bilog, hindi siya masyadong pumapalo, talagang, ano yung, alam mo yon, zone out mo lang yung glue. Yun lang yung ginagawa niya. Ito tong masiyawi dito, mapapani siya ni Toshi at ni Haze. Yeah. And for a level 2 Farsa, nakagulat yun ha. Well, lalong-lalo na kasi may tulong din ni Granger. Obviously, yawi, hindi ganun, di yun yung ideal situation na mangyari para sa kanya. Lalong-lalo na kasi mabibigyan ng Omega Esports ng opening para i-chain stun. Ito si James. And ang gandang setup nung ginawa dito ng side ng Omega and glue Selena, this is something new coming out from Omega. I wanna say, dahil nga naman may lockdown, so easily mapapana ang Selena. At again, yung Omega Esports, this time mas maganda yung early stages nila compared to sa previous game na kita mo talagang lamang yawi na magnet, pero bait lang pala. And sabi dito ni H2O, sige, papantong execute ko, mag-thorn rose ako, and Kurt Easy, may pana siyang active ngayon, pero hindi niya pipilitin. Nagamitin yon kasi alam niya may possible pitas doon sa may baba. Best actor, doon si Yawi. Kasi bakit nga naman magpapamagnet doon sa pana? Yun pala, may plano. May plano. Ano si H2? Pero nakuli si H2 no. Dito. And makakatakas ba siya? Phantom Execute, napakabilis ng kamay. OMG, gets a turtle. Haji Easy, hinahabol ni Exhort. Exhort dito at level 4, James. Nahanap niya si Haji. And short-lived yung turtle buff. Great play by OMG na nagamit nila yon para i-force out dito si H2O. Nakuha nila objective. Pero maganda din yung sagot na ginawa ng NXP. Yep. Nahanap nila agad si Haji at tatanggal nila yung buff. That's why I thought na sinabi ko dun sa draft na hindi ako magugulat kung Yuzong yung pick ng NXP. Kasi number one, pag nag-ultimate siya, nag-ultimate din si Glue, instant, kakainin niya lahat. Kung nakas ni Manjin kapon yung dog food, eto dragon food. Kahit naman na kung gano'n niya, dinaanan lang lahat ng mga mini glue at naubos. Tapos maharap niya si Ajizi. Ang ganda ng connection ng pinakita nito. Pero napunish nila! Estes dito with the heals! Oh, double God. Kill! Omega! With their own answer sa mga problema na binabato ng NXP. Isang one hit na lang yung kinailangan doon. Pero na flame shot at na kontra na nga with the healing factor. And hindi sapat. Naku, si Kenji dito. Si Naniban, shatter. Kakaibang play. Pero, kakaibang play. Kakaibang play. Well, akala niya siguro makahatak niya doon si James. Sakto lang yung galawan ni James just to get away. Ang kagandaan nga lang ngayon may kamapag-push sa may top lane. I don't think Renji can stop this. Kung at pinaka-ideal scenario dito para kay Renji ay maubos lang yung shield tapos ma-depensa niya. But kind of seems like napa-half yung HP. Nakakuha ng konti gold si Renji kasi hindi na siya pwede mag-stay dito. May nagtago eh. May nagtago na minion sa likod ng ano, Siege. Yun na, nag-overstay nga talaga si Renji sa may top. And akala, tingin ko akala ni Renji, ano eh, yung wala Siege na lang no? Eh. Yung canon na lang yung natitira kayo. Tapos biglang may lumabas sa secret character dun sa likod na unlock. Oh. Lumabas yung totoong final boss. May ano eh, may akala mo wala ako. Uy, naku po, nabigyan si Exhort. And nagagamit niya yung Order Brilliance para makatakas. With a flicker in, Yawi pumasok. And siya yung mapapunish dito. Tingnan mo yung damage output na ginagawa ng Omega at napalibutan. Whoa, ng apat dito si Yawi at isama mo pa si Exhort. Tinamaan ng pana ni Kurt Easy. So hindi katulad ng previous game, bawal mag-sari-sariling pangarap ang NXP ngayon. Kasi wala namang Estes nung previous game. This time kapag may pag nag-showtime ka para sa NXP at hindi ka naka-minus one, yari ka talaga. Nice dodge Mary James, by the way. Presence of mind, nandoon, may bombang tinanim at may bombang sasabog mag-isa. Doon sa taas, H2O, naghahanap siya dito ng paraan para kahit paano makakuha ng extra farm at makabawi sa ginagawang lineup ng Omega. Omega, sitting pretty on 7 kills. 14k yung gold nila while yung NXP 12 lang. At dito nakakaroon ng lamang yung OMG. Ang ganda ng mga setup nila para kay Kurt. Kumbaga, dati, skill shot siya eh, na expect mo na tumama at nanakaw pa nga yung Lito. Yun lang. Nanakaw si pa yung Lito. Si Tolitz nahuli. Nahuli si Tolitz. Naanap. I suppose feel bad for H2O for sure. Pero ang kailangan niyang gawin ay mag-farm lang din talaga. Operation late game na para sa NXP. They have to concede yung early stages dahil ang Omega na talaga nagko-control niyan.
So kailangan nila makapag-farm kay Rene J. Supplementary farm din kay H2O. At syempre, kailangan nilang mapakunat si James. Eventually, kapag nag-clash, meron silang damage output. But at this point, hindi na sila talaga pwede mag-showtime. OMG! Kung mapapansin mo yung itemization na ginagawa dito ni Tia. Blue, kung papansin mo, Wolf, wala pa talaga siyang binubuo isang buong item. Pero Exhort, nahuli sa gitna. Order of Brilliance, nandun. Rene J using the dash. Oh, para makaalis. Pero yung stun, nandoon. And Haze, nahuli na Sipa. Pero mapapurify siya. And mapapunish na ata ng todo dito. Yung side ng NXP, Estes tutumba. Curtis, hinahabol si H2. Pero walang pana para i-hold si H2 doon sa pwesto niya at tututok sila doon sa pakay talaga nila, which is the turret. I wonder what is happening sa NXP kasi nagawa na ganun na sila na play eh. Parang nung si Yawi gumawa ng sipa doon kay Haze, na-purify na yun eh nung sa mid lane. And then after 2 minutes, they tried to play once again. Obviously, nag-cooldown na yung purify. At doon na nga sila na-counter. Buti nila nakakuha ng kill si H2O. Kung wala nakuhang kill doon si Lancelot, sobrang wala na makukuha yung NXP, but at least they live to see another day. Kaso ito na, dominance from Omega. Dalawa ang nahuli doon ni Kenji sa stun, pero napilitan lahat tumakbo at umalis. Tignan mo si Kenji. Kinawakan niya si James. Yung dragon! May glue! Yung dragon! Ano yan? Naku! Ibang klaseng rides yun! Dati bumper na lang yung alam natin. Ngayon, alam mo yung ano? Magic carpet, magic user. Magic carpet! The Legend of the Magic Dragon! Game of Thrones, mga kaibigan! Pero may sariling pangarap din si Exhort. At dahil dun sa kill ni Exhort kay Hajizi, nakakuha si H21 ng Turtle. Opening, yung small openings na nagagawa ng NXP. At hindi ako makaget over. Yung dragon, lumipad. May kasama ang blue sa taas. May roller coaster! Magic carpet ride! Naku po! Magic Dragon. Kakaiba. Si Kenji at si James. Kumbaga, I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Pero going back at the game. Isa sa mga pinaka-wild na nakita ko. I mean, may sariling airline si James eh. Matilda Airlines hindi. James Airlines. James Airlines, si Haze, nahuli na naman, na-purify na naman. And tama yung alam ko yung gusto gawin ni Yawi, gusto niya eliminate agad yung Haze yung factor. Purify, oh. Pero kasi yung purify talaga, it's getting in his way at hindi talaga kaya. This time nakataas nga lang si Yawi at baka, I would say, dun sa instance na yon, gusto lang din talaga niyang i-force yung purify. And that's good. Kasi ngayon, maghihintay ng yung cooldown na kanyang ultimate ay less than 1 minute, tapos yung purify is more than a minute. So, kaya nilang gawa ng play. Mm-hmm. Katulad nitong bottom play. And nakikita mo yung ginagawa nila Toshi. Siya ay tutumbahin. Hindi siya masasalba ni Kurt. Pero katumbas nun ay may isa pa atang turret na makukuha dito inside the NXP. Pero Hajizi, the KDA machine, he is here. H2, wow! Triple H combination. Nasa gitna. Pero ibang team yung isang H. Naku. Eto na. Naubusan ng dash. Tapos nag-ultimate na si Haze. Naubusan ng dash. Ito na yung sinasabi natin. Pag masyado magkakadikit yung mga team, usually, hindi ka na nag-refresh. And talagang gusto mo talagang isa-isa silang tamaan eh para makapag-dash in, dash out ka dun sa mga area na kailangan. And Kenji, pupuntahan niya sana yon for a possible ultimate. Pero tingin ko hindi natin damage na para kay James eh. All due fairness, para sa NXP, napalit nila yung lead. Yung gold lead ngayon ng Omega Esports. I wanna say, nahuli nila. Kaso tinamaan ang pana. Yawi. Grabe si Yawi. Siya nalulo lahat. The bodyguard. Hindi pwede. Op. Yawi. Ha? Sumiset up. Grabe naman pala mag-box out si Yawi. Sinalulo lahat ng bala. The selfless. The most selfless person in NXP. Yawi Esports. H2O gumagawa ng sarili pangarap ulit dun sa may top lane. And kailangan nila i-address tong Lord Take na to, ha? Kailangan nila i-address to. NXP, will they give up this Lord? Alam nila siguro din na hindi din ganun kabilis mag-take yung OMG. Pero kasi tingnan mo yung effort ni Yawi tsaka ni Exhort para lang makalagpas dito kay Curtis tsaka kay Haze. Grabe! I want to see yung ultimate ulit dito. Yung Sunny or yung Sakai ni Glue.
Mm-hmm. Then again, ang NXP, naiintindihan nila yung pwedeng mangyari. Honestly, sila pa yung nagdidikta nung fact na wala mo na mga team fights. Puro pitas-pitas. And yung Omega Esports, nag-stick together sila. Ito yung dahilan kung bakit so far in the last few minutes, nakakahabol yung NXP sa gold. In fact, konti na lang yung lamang ng NXP. Less than 1,000. And now, nakikita naman natin sila Haze. Nagkakaroon na sila ng item. Toshi even getting yung kanyang Holy Crystal, Curtizzi with the Necklace of Durans. NXP, they should be aware kung anong nakuha dito ng side ng OMG. Those are power spike items for these two heroes. Pero si Yawi, maganda yung pwesto niya dito ha. Pwede siya manggulat, pero nakita ng pana. Nadaanan ng secret camera. Ito lang, dito na si James. And James dito, nandito siya sa may area. Pwede sila mag-setup dito at masyadong... Si Kenji, sinakyan. Ito, yung dragon, nasaan? Oh. Wala. Yung dragon pala nandun. Way up the dragon lang pala to. Si Kenji, daig pa siya ano eh. Si Kay Brosas eh. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Exhort! Going in! Ruby Didiplay! Oh, Exhort Didiplay! Grabe yung ginawa nila! And here comes James! Sakay ng dragon! And yun na nga ang hinahanap. 4 people down! Sa side ng OMG! And patience play from NXP! I can't believe what I'm about to say. Tama ka, Butters! Sobrang patient ng NXP sa paghanap ng opening. At yung pinaka-opening nila nung sinakyan ni Kenji, si Aoi. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sabi, edi sige, tara dito. At dahil na-isolate yung main tank ng side ng Omega Esports, sabi ni Exhort, sige, ito na yun. My time has come. Ang kailangan ko lang gawin, mag-Ruby Didi para patayin siya GC at pwede na akong mamatay. Sabi niya, ito na ang sakripisyo, the ultimate sacrifice ko. Ikaw na ang bahala, H2. Ikaw na bahala, Rene J. At dahil dyan, nakuha pa ng Lord. Sabi ni XP. Sabi ni Sword, itatabi ko na. Kayo na. Itatabi ko na, kayo na. Yun ang pinakita ni Exhort. And they're really working as a unit. I want to say, weirdly enough, yes. They're working as a unit. Work, may sarili lang silang trabaho na hindi pa natin nakikita mula sa ibang teams. Kakaiba yung kanilang take. At siguro yun yung way para talunin yung Omega Esports na systematic. Maging magulo ka. Oy, pero ito, si Kenji na naman nandun sa may gitna. And Toshi, ginamit yung Fenrir Airstrike. Si Kenji yung napagtripan nila dito. Pero grabe, sustain. Haze, nandun sa may pinakalikod. Tignan natin dito kung paano lalaban ang side ng Omega. Masusustain ba? Yes, masusustain. Tutumba si Exhort. At nandun sa pinakalikod, si Yawi. Sinakyan si Yawi ni Kenji. And James is the next target. H2 row nandun sa taas. Nagpa-farm. Dahil hindi na nga din nila kakayanin yung pag-sustain ng OMG. Massive Haze. Sustain this time. Yung Omega Esports, on point na naman si Haze with the ultimate. Pati na rin yung Purify. Every time na may Purify si Haze, hindi pa kakayanin ng NXP. Kailangan nilang either ma-isolate doon si Kenji or ma-isolate si Haze. Just not gonna happen. Feeling ko si Haze at si Ajizi hindi mo na mapapaghiwalay sa ngayon. Oo, at hindi din mapaghiwalay si Kenji tsaka si Yawi. Tama dyan. Talagang laging kinokontrol si Yawi. And ito yung nangyari doon for Kenji. That was a very nice play kasi hindi siya nakagawa ng Jeet Kune Do pati Way of the Dragon play. Grabe, lahat na to. Lahat ng pwedeng ibato na nandun sa area, pakaramdam ko may certain bato pa dun na sinama dun sa flame. Grabe. Shot. Flame shot, better dare strike, Detsonata, pati siguro may pana pa. Tumain pa nila yung pana. Lahat ng pana na pwede, lahat ng pwede ibato na bato dun kay Rene J. And it's a great way of stopping Rene J kasi sabihin nga natin dito, 14 minutes na, and Rene J, meron na tong item eh. Masakit na rin talaga yung Harith at this point. Do take note, that's the third death para kay Rene J. Hindi siya nag-purify dun sa play na yun. Might si be for the good. Kamunti ka na tamaan si Exhort. Pero that could have been the turnaround play na magagawa ng OMG. 91 seconds till the Lord comes up. Divine Glaive lumabas na para kay Kurt. And yung NXP dito nasa taas. Yung OMG nasa baba. And kung nakikita nyo si Haze, meron na din siyang pang-alalay dun sa damage output ni Exhort, Rene J, at magiging extra tanky siya pagka yun yung dalawang gumaw sa kanya. Yawi, siya ang napiling kumuha at kumain nung paired airstrike. Kaso, kalahating buhay lang. Makunat. Yawi, do take note, this is a tank show. First pick coming out from NXP. And kung napapasin mo dito, pareho na silang walang outer turret. Yun yung nagiging dilema ng dalawang team. Hindi nila mapasok yung base ng isa't isa. And
nagiging mahirap din naman para sa side ng NXP dahil nga merong Farsa yung side dito ng OMG. So talaga yung high ground, yung not necessarily high ground, base defense mo, literal na ano yan eh, literal na may pipigil dyan from afar. I wanna say, kahit late game stages na, sabi na, sinasabi natin maganda yung Harit sa late game, overall composition ng Omega, mas maganda sa late game din. Mm-hmm. As 5, Yawi might be trouble using the flicker. Napuwersa ang gumamit ng flicker. And mas mataas yung cooldown ng flicker kesa doon sa Feathered Airstrike. So right. Omega, mas esira doon. Ito yung problema. Kung mahirap ang mag-push ang side ng NXP sa Omega, yung Omega, pwede nilang i-brute force yung way nila papunta sa base. Pero this time, smarter choice para sa Omega Esports na kunin na lang yung Lord. At walang flicker ngayon si Yawi. So walang ano crazy play na magaganap. That's right. Tingnan mo yung pwesto ni Kenji. Uy, naging ninja. Nakita niya, ay, ito yung ano ko. Sasakyan ko. Sabi ni Yawi, wag, bawal ka sumakay. Bawal ka sumakay. Hindi muna ako. Si Kenji Brosas. Ito na. Exacto yun eh. K yun eh. Okay, bakit? Kenji. Si Kenji Brosas, let's go. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Literal kasi damay, K. Damay. Damay si Bilyan. Sinakyan niya si Yao. Ito na. Ito na si James. Oh, lumalapit na James si James. James, nilalakaran lang. Oh, sabi niya, oh, sige, game na. Oh, ito, nilalayo ko si Haji kahit pa paano. Si Kenji oh, yun na, sumakay pero, na. Pero hindi, sinigurado ni Toshi, sabi ni Toshi, game na, pero doon sa may Wait, taas, dine! May nagtatapos! Oh, no! Yun pala yung plano! Kaya pala naglalakad si James! The heist! Sabi ni James! Week!